Hey, what's up mga bro? Laban ng San Antonio Spurs at Dallas Mavericks ang pag-uusapan natin. So isang malungkot na balita para sa mga fans ng San Antonio. Dahil kanina nga lang ay nabalita ang umalis na sa team, etong starting sentro nila at dati ring all-star na sila Marcus Aldridge. Parehas naman umagree ang kampo nila Aldridge at San Antonio. So mukhang pag-aagawan din to ng ibang teams mga bro. Pero mabalik tayo sa laro. Sa first half ng laban, talagang kontrolado pa ng Spurs etong laro kung saan lumamang pa sila ng 7 points sa unang dalawang quarter. Maganda ang inilaro ng kanilang mga bench players kung saan tatlo sa apat na pinasok nila dyan ay nakaiscore ng at least 9 points. Rudy Gay na may 11 points, Walker na may 10 points at Patty Mills na may 9 points. Dagdag pa dyan yung 14 points ni DeMar DeRozan kaya naman sa ganda ng first half nila kaya din sila nakalamang. Well, para naman sa Dallas, maganda din naman. Lahat ng pinasok nila sa game sa first half, lahat naka-score. Meron silang total na 25 points mula sa bench at halos lahat ng puntos nila sa first half, bench din ang kumana mga bro. Habang itong dalawang star players naman nila na si Porzingis at Luka Doncic ay may total lamang na 13 points. Yun nga lang, magti-triple-double na din dyan itong si Luka. Meron siyang 6 points, 8 rebounds at 8 assists sa first half. So hindi pa din masama mga bro. Pagdating naman ng third quarter, dito na nakabawi itong Dallas. Dahil dito na din sila nakatikim ng kalamangan. Kung saan nagawa din nilang ma-outscored sa quarter na yan, itong Spurs, 35-27. Dito, nag-take over mode na din itong si Luka Doncic. Kung saan kumana siya ng 9 points, sinundan din naman niya ng 6 points ni Porzingis at 5 points para kay Josh Richardson. Sa quarter din na to, gumanda yung shooting nila sa labas. Dahilan para matapyasan nga yung binaong kalamangan ng Spurs dito sa first half. Well, hindi pa naman tapos ang laban dahil yung DeMar DeRozan patuloy pa rin nag-iinit sa third quarter. Kung saan meron na din siyang 20 points. At sa uling quarter naman mga bro, naging dikdikan na ang laban dahil muling nakabalik sa laro etong San Antonio. Nagawa din nilang maitabla ang score sa all 95. Yun nga lang, pagdating ng 6 minutes, dito na sila kinain ng tandem nila Doncic at Porzingis. Kung hindi ako nagkakamali mga bro, sa huling 6 na minuto na yan, sa kanilang dalawa na lang nang galing etong puntos ng Dallas. Nagtala dyan ng 12 points etong si Kristaps Porzingis, habang meron ng triple-double etong si Luka at 5 points para sa quarter na yan. Yung 3 nga sa 5 puntos niya dyan ay sa isang malupit na crossover ng galing. Talaga namang ang linis ng pagkaiwan niya dito kay DeJounte Murray. After ng 3 na yan ay angat na din sa 11 points yung lamang ng Dallas, 110-99. At sa uli, nakuha na rin ng Dallas Mavericks etong una nilang panalo after ng All-Star break, 115-104. 28 points at 14 rebounds para kay Kristaps Porzingis at 22 points, 12 rebounds at 12 assists para kay Luka Doncic. Para naman sa San Antonio Spurs, nakapagdala ng 30 points, 11 rebounds at 4 na assists etong si DeMar DeRozan. So yan lang para sa video update natin sa laban ng San Antonio Spurs at Dallas Mavericks. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace, bro.